guys! Good morning! Kamusta kayo dyan? Kain tayo breakfast na mga Dzay. Magising na kayo. Ang oras na dito ay 10:41. Late na din ako nagising guys. I mean, nagising ako ng maaga pero late na akong bumangon sa kama kasi nanood pa ako ng kung ano-ano. So anyway, ang breakfast natin today is ramen with bok choy and some mushroom. And I have some rice here and syempre ang paborito kong ano, unsa man ni pritong ano, basta yun na yun, tsaka suka. So ito rice. Then, kain tayo guys. Dinner time. I have talong, tortang talong na mayroong sawsawan na kamatis at sibuyas na may sili. And boiled green beans. And ito ang kay Manoy. Biscuit, tsaka steak. And akin actually lahat to. Guys, may mangga oh. Maliliit na mangga. And then may bayabas din sila. Pero hinog na. Ito lang yung section. Guys, naghahanap ako ng shampoo ni Manoy. Good morning pala sa inyo. Nandito pala ako sa HEB guys. Bili ako ng hair color para sa kanya. And then, facial serum. Yan. So, ito na lahat binili ko. Zay, good morning! So, mga Zay, nandito kami ngayon sa HEB. Nagpapagas kami. And ayun nga, kung narinig nyo, nagmahal na po yung gas. Naging $4.4 na. And then, kahapon, napadad namin sa balita, sa California pala, mas mataas, $6 na. So, just me yung marimar. So, anyway, mga Zay, galing ako sa market, sa HEB, nagmarket ako. And usual na ginagastos ko dyan is, kahit nasa 120. So today, ayun nga, nakapag-spend tayo ng medyo, ano, sa ina-expect natin dahil nga, yung mga bilihin ay biglang tumaas siya. Alam mo yun, hindi ka pa ready eh. Pero, agad nilang tinaas. Ganong feeling. So, nilalamig si Manoy kasi malamig dito ngayon, 30 degrees. And, where we gonna go next, Dave? We gonna have to go to car wash? Car wash. So, nagpapagas na kami for Monday. Ni-ready na namin itong aming Pajero kasi alam nyo, every week lumaalis kami sa bahay guys. So, pag binisita nyo ako, huwag nyo na akong bisitahin kasi char feeling. Feeling ko talaga, you know. Huwag nyo akong bisitahin kasi ano, walang tao doon. Pilingera. Walang bumibisita sa akin eh. So, anyway, yon. See you sa bahay mamaya guys. Bye! So, mga Zay, close ang aming nagka-car wash yan. Kasi every week kami nagka-car wash dyan. So, papakita ko sa inyo yan. Bago lang yan siya. So, nasabi ko ninyo sa inyo dati. So, ngayon, uuwi na lang kami, guys. Kasi wala namang mapagka-car wash yan. So, maybe we're gonna have to go back tomorrow. Why are they closed? Oh my goodness. So, yeah. See you in the house, mga Jumigs. Someone is walking, oh. It's so cold to walk. Hey guys! Good morning! We're finally home na and mag-ano tayo? Mag-gumaw. So, share ko lang sa inyo guys what I got from the store. I bought this one for myself. Look, it's, isn't it cute? No wonder it's so much. Hi! This is only like, how much? Does it say? $2 I think? And then this, show them that. And I got some sweets for me because I bought, why not we show you ice cream? So I bought ice cream for David also. And I bought some sweets for me because this one, after eating, you know, I feel like I want something to eat. So yeah, this is really cute. Butterfly. Butterfly. Oh. Diba? And then I bought some candles. Because candle. Yeah, this is cinnamon. You know how much is this? $10. Yeah. And I bought David's hair color. Did I get the right one? Yeah. Okay.
And then, of course, I don't use tampons. I use Stay Free. David said this is a Pampers, not... Diaper. I, yeah, diaper. He always tease me. I'm always wearing diaper, but yeah. And also, I bought some facial cream for David for aging, you know. Because I want him to look good and looking young. And I bought him salad, 2 pieces. And also, I got the cheapest $21 beef. Okay, this is the cheapest one. Because David can eat without beef. I told you, we already have chicken. Why should I buy another one since fresh. We have one? That's fresh. Duh. So yeah, this one is good because you don't have to chop, and it's also, yes, it has dressing already, you know what I'm saying? And also I bought some jasmine rice and cinnamon rolls and some fruits for juices. Sobrang mahal ng fruits ng mga gulay-gulay, kaya 3 piraso lang binili ko. And then a lemon, 3 pieces lang din kasi mahal nga. And then an orange, yan. Kasi gawa tayo ng juice para kay Manoy. And of course, my favorite. Favorite ko siya talaga kasi matamis siya. Kaiba siya. Kung ko ba, naging favorite ko to. Tsaka basta masarap. Matamis. So, bumili din ako ng ground beef for David's spaghetti. And then some eggs for breakfast in the morning. And then of course honey, kasi we need honey kasi ano mag allergy season na naman. Just kuming yung marimar. We're only here for 4 days a week. And we don't need that much. All of this? We need all that, yeah. What do you mean you don't need much? You don't need much what? Food. Oh yeah. That's why I didn't buy a lot of food. So I only buy a little by little. And then binilhan ko din siya na itong kanyang favorite na barbecue sauce. Favorite niya to guys. Pag nag-iihaw siya ng chicken, ganyan. So that's it. Yung lang yung binili ko guys. Wala nang special. Kung ano lang yung kailangan namin. And konting pagkain para for like 3 days namin dito sa bahay. Kasi for another 3 days, alis naman kami. And babalik din naman kami. Ganun. Ang hirap ng buhay namin pero kakayanin namin to ni Manoy kasi it's for our ano naman eh, future. Alam mo yun? Oo, kailangan talagang magtiis. So anyway mga Zai, habang ako magpiprepare ng salad ni Manoy, meron na ako share sa inyo na talaga namang nakakagigil at nakakainis, no? So, mga Zai, yung kapatid ko na lalaki, I mean, matanda siya sa akin. So, meron kaming sister na malayo sa amin. Yun yung nag-run away. Tapos, meron akong brother na yung maliliit pa lang kami. Siya yung pinaka nag-alaga talaga sa amin. Sa mga iba kong kapatid. Tapos, sa amin, ganon. Tapos, nga nag-asawa siya, guys. Nung nandito na ako siya, nag-asawa siya. So, nagkaroon na siya ng pamilya, may 2 siyang anak. Ngayon, yung asawa niya is mag-a-abroad daw, mag-a-apply ng abroad. So, dati pa, itong asawa niya, hindi namin talaga kasundo kasi nga, unang-una, mukha siyang pera. Sorry kung nanonood ka, pero yun yung totoo, mukha siyang pera. Tapos, yung nanay niya din, mukhang pera. No? Kung nanonood ka, kayo, ha? Tapos, ngayon, anong nangyari mga Dai? Mag-a-abroad daw siya. So wala lang, gusto ko lang share sa inyo to. Nothing. And then look at this. She doesn't ever change to get the lint out of the dryer. My goodness, look at that. You could make a blanket, a piece of clothes out of this shit. So ayun na, sorry guys, na-interrupt kasi ang dal-dal ni Manoy. So ngayon, ayun, yung babae, yung asawa ng kuya ko is mag-abroad daw siya. So nag-apply siya pa-abroad, pa-Saudi. So dati ko pa sinasabi sa sister ko na, nako, mukhang ano yan ah,
red flag, parang gano'n. Kasi, di ba nga, lagi ako nanonood ng tulpo, yung mga ganyan na nag-apply abroad. Pagkatapos ng nandun na, is mga lalaki. Teh, wala pa siya sa abroad ng lalaki na. So, yung kuya ko, nandun sa amin, sa probinsya, siya yung nag-aalaga ng mga anak niya. Siya yung nagtatrabaho din siya kahit papano para matustusan niya yung mga anak niya. Minsan nagbibigay ako kahit kaunti lang, ganyan, kasi ang dami nilang mga dyan, nanghihiya, tsaka wala din akong work ngayon. So, yon, at least nagbibigay ako sa napakunti-kunti, ganyan. Pero, naputol lang kasi nga, yun, lagi na sila nanghihiya, so blinak ko sila, ganun. So, anyway, the short story short. Yung kuya ko, dati, pinapadalhan ko siya ng pera, parang every week lang hihingi sila, ganyan. So, every week na ako nagbibigay, te. Parang pinapadala niya dun sa asawa niya. So, for sure na yun. Kasi nanghihingi daw sa kanya yung asawa niya. Ganito, may kailangan bayaran sa pag-a-apply, ganyan. So, binibigyan niya, inaabutan niya, ganyan. Pero, feeling ko galing yun sa pera kasi wala naman silang pera, dahil. So, yun nga, in short, di pa nakakalis yung babae is, yung asawa ng kuya ko is ng lalaki na siya, guys. At kuhang-kuha ito sa video. So, kung gusto nyo panood, ilalagay ko dito, guys. Hindi ako natutuwa, guys, kasi talaga namang naglampungan pa dun. Mahal pa talaga ang tawagan. Diyos ko, may marima. So, ngayon, sinad lang din sa akin ng kapatid ko. At yun nga, sabi niya na stress. So, nagkukulong daw sa kwarto yung kapatid namin na lalaki. Kasi nga, sa nakita niya, syempre sinun din ma-stress dun, guys. Nakahilata ka lang doon, pinapadalhan ka ng pera ng asawa mo. Tapos, yung mga anak mo dun, iniwan mo. Tapos, ikaw nakahilata dun, nakikipaglampungan. Tapos, yung katabing mo pang kalampungan mo is nag-iinom ng alak. Tapos, ikaw, taw-taw lang doon, text. Tapos, sinahalikan ka. Tama ba yun? Diba? Pamilyado kang tao, kasal ka, dapat di mo yung ginagawa. So, kami, bahala ka na sa buhay mo. At maganda nga yun eh, no? Na lumabas talaga kung ano ka. Hindi pa talaga pinatagal ni Lord na kung ano ka talaga, no? As in, parang lumabas na lang siya. Na-discover na lang na ganun ka talaga, na lalakero ka. Sabi nga nila, siguro once na lalakero ka, forever lalakero ka talaga, ganun. Kasi yung babae yun, guys, is, di ko naman nila lahat ha, pero yung napangasawa ng kuya ko is may asawa na siya dati pa. Tapos, parang, pero hindi sila kasal. Parang nabuntis lang siya, tapos iniwan lang din. Tapos yun, pinakasalan siya ng kuya ko. Kahit na hirap ng buhay ng kuya ko, eh talagang inano niya, pinakasalan niya siya para, alam mo yun, hindi man para maging legal na yung pagsasama nila, ganyan. Tapos nabuntis nga siya ng kuya ko, dalawa anak nila. Tapos ngayon ang lalaki na naman, Diyos ko, may marimar. So, ay, hindi ko alam yung sasabihin ko, pero yun, bahala na si Lord sa kanya, bahala na si Lord sa pamilya nila, at basta yung dalawang bata ay nandun sa kapatid ko, at bahala na. Kailangan tulungan, di itutulungan natin, di ba? So, yun. Please don't forget to like, share, and subscribe this video. Wah! So, ganun. So, mas, lalo pa kung ano pa kaya kung ano, nakaalis na yung babaeng yun, no? Nako, Diyos mo yung marimar. Kaya nga sinasabi ko, ay yung payagan yan, kung aalis, payagan ng kuya ko, eh. Kasi nga, well, choice niya naman yun eh. Pinili niya yung choice na yun. Kasi nga, eto, look! Look what happened! She cheated on him. So, mga jumigs! Hindi pa pala ako nakagawa na salad kasi nga nagpwentuhan tayo. Dahi! Ang dal-dal ko, diba? So, anyway. And you know, of course, we don't want to be chismosa. Well, I'm Marites. Huh? You know what is Marites? No. Marites means, hey, Tess, be chismosa? What is the latest? Like that. Yeah. So, I'm gonna be chismosa all I want because, ginagalit mo. I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. All because of you. You and I were so sweet, so sweet. Talking till we asleep, asleep. Every night I fall deep, fall deep. But love, yeah. But you really get me, get me. Make me fall in my knees, my knees. Every
So mga Zai, I'm done with the juice. Ito lahat yung na-juice ko. Meron pa ako natirang mga orange juice doon, pero ito na lang muna papainom natin kay Manoy Old Zai. Sobrang nagustuhan niya to guys, kasi may ano siya, orange, lemon, halo-halo, apple, and cucumber. So, ayan. It's pretty. So, ngayon naman, gagawa tayo ng salad mga Zai. Lalagay ko lang muna to sa fridge para lumamig siya hanggang mamaya. Not chopping anymore. Yeah, not anymore. Because I found a salad that's already chopped up. And there's two glasses. David had two glasses already. So, yeah, of my fresh juice. Enjoy your meal. Bye. Bye.